Hello guys, this is Arthur Parks, your Pinoy e-earners. For today's video, pag-uusapan natin yung 10 skills na natutunan ko dito sa US as an emergency room nurse. So please sit back, relax, and enjoy my video. So first, starting an IV. You'll get so good in starting an IV dahil technically this is your primary skill. And I think this is what ER nurses are known for, like a good IV starters. Kasi nga, ilang IV ang kailangan mong start sa isang araw, you'll get to deal with a lot of different kinds of patients, yung mga hard stick, yung mga, even pediatrics. So, at first, ito talaga yung skill na wala ko dahil hindi ako nag-practice ng sobrang tagal. So, pag-start ko, talagang dito ako medyo nag-struggle. It took me almost a month before I got really comfortable in starting an IV. So again, that's number one, starting an IV. And along with that, minsan may additional skills ka pa na may dadagdag doon, like using an ultrasound to access an IV, lalo rin yung talaga mga walang vein na kailangan mo ng deep like needle para pangkuha, and accessing yung mga power ports. Like yung mga cancer patient, minsan may mga ports. So you'll also get certified in doing those. So that's number one. Number two, EKG. Oh, sa isang shift, imposible na hindi ka gumawa ng EKG. Especially that I work in the ER, heart center ER. So EKG is like second nature to you. Na marunong ka dapat, mabilis ka dapat kung paano ikakabit. And at least yung mga deadly rhythms na tinatawag nila, like yung mga STEMI, ST elevation, SVT, if they're in VTAC. So, as you get along, alam nyo kaagad kung ano yung normal sinus rhythm. Minsan yun lang yung importante din, yung alam mo kung ano yung normal. Pag hindi yun normal, then alam mo na it's an arrhythmia. So, one skill that you will also be good at, like doing EKG and interpreting the cardiac rhythms. Number three, work fast and you think fast. Emergency room, again, hindi ka pwedeng babagal-bagal kasi matatambakan ka ng orders, and typically you will have four patients. So you have four, it's always 4:1. Sometimes magiging 5, pero for the most part, it's always 4:1. Pero minsan, hindi pare-parehas yung ESI level ng mga pasyente mo. Minsan meron kang mga level 2, meron kang mga level 3, may level 4. ESI level is yung kung gaano sila ka-critical. So, kailangan mo talaga na fast pace. Alam mo dapat kung ano yung susunod na gagawin. And you need to anticipate kung ano yung magiging order ng doktor and bundle your care. So, that's another skill that you will be good at, like working fast and thinking fast. Number 4, prioritization. So, kasama na yung work fast, think fast, you need to prioritize kung sino yung uunahin mo, dahil hindi lahat ng pasyente pare-parehas dapat yung level of treatment. What I mean with that is, pwedeng si abdominal pain, pwedeng mag-antay, pero si chest pain, kailangan siya yung unahin mo. Prioritization, especially on the start of your shift, since I work 7 p.m, typically puno yung ER, and they're giving you 4 patients upon endorsement. So alam mo dapat kung sino yung kailangan una kong tignan sa kwarto, which is ideally, lahat naman dapat yun dapat tignan mo within like 30 minutes. Pero at least if you know how to prioritize, sa say for example, uunahin ko si like shortness of breath, tignan ko kung humihinga pa yung pasyente. Or even si chest pain, baka mamaya biglang nagkaroon ng heart attack. So you know kung ano yung priority mo every shift. Number 5, delegating task. Delegation is very important in the emergency room kasi nga sobrang busy, and at the same time, pwedeng marami kang critical patient. So alam mo dapat yung mga resources mo at kung ano yung pwede mong i-delegate. Say for example, kapag alam mo na meron kayong 2 chest pain na paparating, pwede mong i-delegate yung isang task ng pagkuha ng EKG dun sa isang technician. Pwede mo rin sabihin na pag-start ng IV yung isang technician mo, habang ikaw, nandun ka sa isang patient, pwede ka rin mag-delegate sa charge nurse. Like say for example, yung nangyari nung last shift ko, nagkaroon ako ng 2 patients sabay na rectal bleed. And parehas silang sabay na actively bleeding. And parehas silang kailangan ng attention mo
ASAP. So what I did, dinelegate ko yung isang task dun sa charge nurse kasi at that point parang sobrang dami ring mga pasyente. And yung mga simpleng bagay lang naman, say for example, you will just ask the charge nurse na, hey, pwede bang i-check mo muna yung pasyente kong to while I'm starting blood, and then at the same time, mag-start ako ng blood dun sa isa. So it's just a matter of kung ano yung kaya mong i-delegate at making sure na proper delegation yung ginagawa ninyo, kasi hindi lahat ng task pwede nyong i-delegate sa mga like patient care technicians ninyo. So you need to make sure na within their scope pa rin yung practice nila. Number 6, your BLS and ACLS. So, minsan may mga nurse, especially yung mga nasa med-surg, minsan buwan bago sila makaaranas ng, you know, code or just rapid response in general. In the emergency room, minsan isa sa isang shift, magkakaroon kayo ng incident na pwedeng may actively coding na dinadala yung EMS. Pwedeng isa sa mga pasyente ninyo bigla na lang mag-cardiac arrest at mag-code sa ER. So you'll get used to with, you know, yung mga orders like giving epinephrine, kung kailan yung compression, kung proper compression. Pag-check nyo rin yung, you know, sa rhythm, kung ano yung susunod na yung order ng doktor. So you will get comfortable being in that kind of situation, which is for me kahit ngayon, I'm not gonna say na I'm like 100% really comfortable, pero at least you know kung ano yung magiging takbo ng sitwasyon pag actively kinocode yung pasyente. So unlike before na parang natataranta kung ano mangyayari, parang ngayon it's automatic, or pwedeng need to make sure that you hook them directly sa monitor. Kailangan nandiyan din yung emergency cart ninyo. Alam mo kung ano yung kukunin mong gamot, like kung epi ba yan, kung sodium bicarb, yung mga ganong mga typical na orders na ginagawa nila. Pwede ka rin maging you know, taga-scribe, yung ikaw yung magsusulat kung kailan binigay yung last na epi. So you'll get used to and comfortable with the ACLS and BLS scenario. So that's one additional skill that you will be really good at. Number 7, your people skills. You will face a lot of relatives. Like, pagpasok nyo pa lang sa room, nandun na kaagad yung pamilya. So, alam nyo dapat kung paano nyo papakiramdaman yung room. Kasi, you know, pwedeng pagpasok nyo sa room, medyo okay naman si patient, pwede nyo yung haluan ng a little bit of humor. Pero pag medyo tense yung sitwasyon, dapat alam nyo rin kung paano makiramdam. There are a lot of incidents na medyo agitated na yung, you know, yung family member or even yung patient mismo. Kasi minsan, sobrang tagal lang inaantay nila pag nasa ER sila. Pwedeng sobrang busy kayo, pwede rin may inaantay pa ng mga procedure. So you need to learn on how to approach yung mga ganong scenario na they call it de-escalating. So kahit na nandun na kayo sa mood na galit na si, you know, si patient or even sa family, dapat alam niyo kung paano niyo kakalmahin yung mga pasyente. And I think that's one skill na you will be good at, na alam niyo kung paano mag-relate, alam niyo kung paano makipag-usap, kung paano mag-pacify ng family member and even patient. So that's one additional skill that you will be really good at. Number 8, talking to the providers. You will get comfortable in talking to the providers, mga doctor and physician assistant, na tipong, hey, can you just go ahead and verify bakit ganito yung in-order natin? Pwede ka rin mag-doc, pwede bang magtanong, why are we giving this? Bakit natin binibigay ito? Ano yung reason behind? So, what I appreciate here in the US, yung mga doktor dito, sobrang mababait sila. Although may mga iba talaga na may attitude. Pero like 80% ng mga nakasalamuha ko, hindi sila magagalit pag nagtanong ka. Like, they won't see you as someone who's not, you know, knowledgeable. Pero mas minsan nagiging appreciative pa sila because you're delivering patient care. You don't want to give something to your patient that you don't understand. So, yun yung isa sa pinakagusto ko talaga na tipong pwede ka lang magtanong sa mga doktor dito na,
eh Doc, bakit natin binibigay ito? Or minsan, mga doktor, tao lang din naman yan. Minsan nagkakamali sila ng paglagay ng order. Kaya kapag ako, kunyari, the order doesn't make sense, hindi ko siya ibibigay unless ma-verify ko siya dun sa provider. Like, just quick question. Hindi naman nila mamasamain yun. At minsan, magpapasalamat sila pag na-catch nyo yung mga mali. May mga scenario ako na tipong nailigtas ko yung patient from possible harm dahil na-verify ko yung doctor. May isa kaming doctor dati sa Kokomo na medyo bago pa siya at na-overwhelm siya sa dami ng pasyente. At minsan napagpapalit niya yung order ng medication sa ibang pasyente. So medyo nakakatakot yun. Kaya ikaw mismo, you need to protect your license. Kaya you need to ask the doctor, you need to be comfortable in speaking to the doctors like, hey, I just wanted to verify, do you want to order this? Do you want to order that? Would you mind kung ganito yung gawin natin? And again, by the end of the day, you are delivering safe care to your patients. The last two skills are, I think, something unique about working the emergency room. And yung mga ER nurse talagang dito sila nahahasa at dito sila nagiging specialized on their field. So number 9, you'll be jack of all trades. Like, lahat ng klase mararanasan ninyo pag nagtrabaho kayo sa emergency room. Intensive care unit, of course, they will specialize in you sa mga highly critical patient. Med-surg, you know, marami rin silang mga nakikita. If you're a psych nurse, marami ka rin yun, specialize for mental health, pediatrics, OB. Ang ER kasi para siyang funnel na lahat nandun, pumupunta, tapos kayo yung nagsisegregate. Kailangan ba silang pauin? Kailangan ba silang i-admit? Kailangan ba silang i-transfer? So, you will get to experience like everything from pediatrics to geriatrics, mental health, yung medical surgical part, ortho, yung mga procedure na kailangan yung gawin, labor and delivery, like everything. Lahat talaga may experience niyo. Although, parang magkakaroon lang naman kayo ng ID. You're not going to be specializing in one field. Pero, matututunan ninyo kung paano, ganito yung ginagawa normally pag ganito yung sakit ng pasyente. Or say for example, kung kunyari kailangan nilang pumunta ng OR, alam mo na kaagad na kailangan ito yung mga itanong mo nyo, kung kailan huling kumain, kung nakatanggal na ba, kung nakapalit na ba sila ng gown, kung kailan sila huling nagkaroon ng bowel movement. So, alam mo nyo kung ano yung dapat yung itanong sa specific na sakit. So I guess this is actually one of the thing na talagang pinagpapasalamat ko na napunta ako sa ER because I'm exposed to like everything. So that's one unique criteria or unique skill that you will learn being an emergency room nurse. And number 10, triage. The triage system is especially unique for an emergency room nurse. And I think ER lang ang may triage and EMS, nagti-triage din sila. Pero this is something na hindi nyo kaagad malalaman right after nursing school. It takes experience, it takes, some says na kailangan mo ng at least 1 year bago ka talaga umupo dun sa triage table. Kasi ikaw yung mag-decide kung anong care, not really anong care, pero ikaw yung mag-decide, ikaw yung unang mata na makakita dun sa pasyente at pwedeng mag-save ng buhay or pwedeng magpahamak dun sa pasyente mo. Like, say for example, may pumasok na pasyente, 70 or 60 years old, nagko-complain ng abdominal pain. Minsan, sasabihin mo, masakit lang yun siya ni ma'am. Pwede kang umupo muna dyan. Pero, as a triage, kailangan isipin mo kaagad na ang abdomen, minsan napagkakamalan niya ng abdominal pain for chest pain. Lalo na yung edad, lalo na kung may history. So, pwedeng yung triage mo na abdominal pain lang, pwedeng umangat ka agad siya na parang level 2. Pwede kasi siyang magmask for a chest pain. So, triage is really specific. You need to do a lot of training and you need to do it multiple times bago ka magkaroon talaga ng confidence na
pwedeng hindi siya ganun ka-critical, pwede siyang mag-antay. Level 1 na to, kailangan niya kaagad ipasok sa loob and you will decide kung paano yung magiging takbo ng emergency room. So triage, ang ginagamit kasi namin yung ESI level from 1, yung mga sobrang critical, and number 5, yun yung mga pwedeng umuwi at pwedeng maghintay sa emergency room. So, different hospital, minsan iba rin yung ginagamit nila na triage. Pero for the most part, I think it's all yung parang karamihan, it's the ESI level system. So, here are all of the skills na natutunan ko working here in the US as an emergency nurse. Again, thank you so much for watching. Please subscribe and see you on my next video. Bye!